Good day to all. My name is Gabriel Rod Teves and I'll be discussing the multiplication of matrices. Pero bago tayo sa steps to multiply matrices, dapat alam muna natin ito. Una ay yung pagbilang ng number of rows at number of columns. Sa pagsulat nito, ang ginagamit natin ay number of rows by number of columns. Kaya in this case, ang number ng rows ay 2 at ang number naman ng columns ay 4. Kaya isa itong 2x4 matrix. Ito pa yung isa na dapat nating alam. Sa mga nakapag-take na ng physics about vectors, familiar na siguro kayo dito. Ito yung tinatawag na dot product. Paano ba natin makakuha itong dot product? Para makuha natin yung dot product, pwede natin itreat as xyz component ito at xyz component naman ito. To find the dot product, you just get the summation of the product of the same components. In this case, ang same component nitong 1 ay 4 para silang x component, namang 2 sa 5 para silang y component, at yung 3 sa 6. Yung summation nila, yun yung dot product natin. In this example, is equals to 32. Ngayon, bakit ko nabanggit ang dot product? Kasi to multiply matrices, i-utilize natin yung dot product. Pero bago tayo mag-multiply ng dalawang matrices, may certain conditions muna na dapat nating tingnan. Hindi lahat ng matrices ay pwede natin pag-multiply sa isa't isa. Paano natin malalaman kung pwede sila pag-multiply? So, to multiply two matrices, the number of columns of the first matrix must be equal sa number ng rows of the second matrix. Tingnan natin yung example dito. Dito, isang 2x2 matrix at isang 3x3 matrix. Sabi nga natin, column of the first matrix must be equal to the rows of second matrix. At since di siya equal, di siya pwede pag-multiply. Kung papansin nyo, ito ay may dalawang column at may tatlong row. So, di siya equal. Tingnan naman natin ang sample ng isang matrices na pwedeng pag-multiply. Kung mapapansin nyo dito, ito ay isang 3x2 matrix at isang 2x6 matrix. May dalawang column sa matrix A at dalawang row sa matrix B. So, that means pwede natin sila pag-multiply. Since pwede sila pag-multiply, ano kaya yung resulting number of rows and columns niya? Pag may final answer tayo, ano ang number of rows at ano yung number of columns ng ating final matrix? So, para malaman natin yung resulting number ng rows at columns ng ating final matrix, kunin natin yung rows ng unang matrix at column ng pangalawang matrix. In this case, ang number dapat ng rows ng final answer natin is 3 at yung number of columns naman ng final matrices natin should be equal to 6. Ngayon, magmumultiply na tayo ng matrices. Dito natin magagamit yung sinasabi ko kanina na dot product. Para malaman natin yung position niya, pag nag-a-apply tayo ng linear transformation, idadot product natin yung columns ng first matrix sa row ng second matrix. So, ano ba ibig sabihin nun? Tingnan natin itong example. Alam natin na pwede siyang ipag-multiply at alam natin na 2x2 yung number ng rows at columns ng ating final matrix. Ngayon, paano natin makukuha yung element na nasa row 1, column 1? Yung letter A. Para makuha natin yon, idadot product natin yung row 1 ng first matrix at column 1 ng second matrix. Ito yung row ng first matrix at ito naman yung column ng second matrix. Sabi nga natin kanina, para mag-dot product, pwede nating itreat yung negative 3 as x at yung 1 naman as y. At sa kabila naman, pwede natin itong 3 as x at ito namang 1 as y. Ngayon, kukunin natin ang summation ng product ng same component. Ang dot product nila ay magiging equal sa negative 8. Ngayon, paano naman sa element kung nasaan? Nasa row 2, column 1 siya. Itong letter B.
Ang idadot product naman natin dito ay yung row 2 ng first matrix sa first column ng second matrix natin. Para di kayo malito, tignan nyo kung ano yung location nung hinahanap nyo. Dito sa element A, since nasa row 1, column 1 siya, yung row 1 ng matrix A at column 1 ng matrix B, yung idadot product. Dito naman sa element B, since located siya sa row 2, column 1, yung row 2 ng matrix A at column 1 naman ng matrix B, yung idadot product natin. Paano naman sa element C? Since located siya sa row 1, column 2, idadot product naman natin yung row 1 ng A sa column 2 ng B. Ganon din sa element D kung saan nasa row 2, column 2 siya. Idadot product natin yung row 2 ng matrix A sa column 2 ng matrix B. Kaya nakuha na natin yung sagot dito. Ngayon, tingnan naman natin ito. Ito ay isang 3x3 matrix at isa pang 3x3 matrix. Kaya ang number of rows at columns niya ng final matrix natin ay 3x3 din. Ngayon, paano natin kukunin ang value doon sa row 1, column 1? Idadot product lang natin yung row 1 ng A sa column 1 ng B. Ganun din sa iba. Ito ay nasa row 2, column 1, kaya idadot product natin ng row 2 ng A at column 1 ng B. Ito naman, nasa row 3, column 1 siya, idadot product natin yung row 3 ng A at column 1 ng B. Pwede nyo din yan itry dito sa iba pa. Tingnan natin itong isa pang example. Ito ay isang 3x2 matrix at 2x6 matrix. Ibig sabihin, conformable siya. Pwede natin sila ipag-multiply. Tapos, ang resulting number ng rows at column niya is 3x6. Since yun yung row ng first matrix at yung column ng second matrix. Ngayon, kukunin natin isa-isa yung value ng bawat element. Dito sa A, row 1, column 1 siya. Kaya ang idadot product natin ay yung row 1 ng A at yung column 1 ng B. Ganun din sa iba. Dito sa B, nasa row 2, column 1 siya. Nasa row 2, column 1 siya. Kaya ang idadot product natin yung row 2 ng matrix A sa column 1 ng B. Ngayon, tingnan natin itong example, itong element K. Siya ay nasa row 2, column 4. Kaya idadot product natin yung row 2 at yung column 4 ng B. Kaya pag dinat product natin sila, 5 times 4, 20, plus 7 times 5, 35, magiging equal siya sa 55. Ngayon, ito yung value mo sa K. Pwede nyo din yan itry sa iba pang element dito. Ngayon, dito na tayo sa properties ng multiplication. Isa sa properties niya ay associative siya, kaya kahit ano unahin mo, same answer pa rin siya. Dito sa example, kahit unahin mo A times B muna, o kaya B times C muna, magiging equal pa rin sila kapag ni-multiply mo sila sa last matrix. Ngayon, isa din sa properties ng multiplication of matrices ay distributive. Pwede mo unahin ipag-add yung matrices bago mo i-multiply sa last matrix. Kaya naman, i-distribute mo muna yung isang matrix, tapos doon mo sila ipag-a-add. Isa sa properties ng matrices ay yung hindi siya commutative. Sa normal arithmetic, kung maalala nyo, pag nag-multiply ka, halimbawa, 2 times 3, equal din siya sa 3 times 2. Pero sa matrices, di siya always equals. Pero may mga instances na mag-i-equal sila. Halimbawa, kapag ni-multiply mo yung isang matrix sa inverse niya, o kaya ni-multiply mo sila sa identity matrix. Another property is identity property. Any matrices na i-multiply mo sa identity matrix equals itself. Ito naman, same lang siya sa arithmetic. Multiplying any matrix to an identity matrix will result to the same matrix. Dito naman, zero property. Any matrix na minultiply sa zero will always result to zero. So, that's all about multiplication of matrices. Thank you for listening.